France at Russia nag-usap para maiwasan ang posibleng ikatlong digmaan. Naniniwala sa President Macron ng France na sa ngayon abot kamay pa upang maiwasan ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ang pagpapakita ng halos 70% ng puwersa ng Russia sa border ng Ukraine ay isa bang paghahanda ng pagsalakay o ito ba ay isang defensive move? Ginawa ba ng Russia ang military build-up upang makuha ang atensyon ng NATO sa mga kahilingan nito? Ito na ba ang umpisa ng ikatlong digmaan? O ang lahat ng ito ay isang estratehiya lamang ng Russia upang magkaroon ng balance of power sa lugar? Ito ang balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Ngayong araw nagkita na si President Putin at President Macron, ang leader ng Russia at France, upang pag-usapan at humupa ang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon kay Macron, humihiling ang Russia ng kasunduan sa NATO na iwasan ito ang pagpapalawak pa, huwag mag-deploy ng mga offensive weapon malapit sa border ng Russia, at humihingi ng kasiguraduhan ang Russia ng pagbabawal sa Ukraine na sumali sa NATO. Ayon kay Macron, kapag naabot na ang mga kasunduan ito sa Russia, isusunod naman nila ang agarang deal upang simulan ang pag-de-escalate. Inilahad ng Estados Unidos na naghahanda ito sa worst case scenario. Nagpadala ng mga sundalo ang Amerika sa Romania, Poland at Germany upang tulungan ang mga kaalyadong bansa sa Europa sa mas tumitinding tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. 1,000 US forces ang ilalagay sa Romania. Nasa halos 2,000 sundalo Amerikano naman ang i-deploy sa Poland at Germany. Ang nasa halos 3,000 mga sundalo ng Estados Unidos na ito ay bukod pa sa 8,500 mga US forces na naka-standby at nakahandang i-deploy kapag kinakailangan. Dagdag pa dito, puspusan din ang pagpapakita ng puwersa ng NATO sa pamamagitan ng Neptune Strike 2022, isang pagsama-sama ng mga barkong pandigma ng Allied Forces malapit sa Europa. Maliban pa sa mga armas na ipinangako ng Amerika sa Ukraine, nagpadala din ito ng karagdagang 6 na F-15 at mga US Air Force personnel sa Estonia upang tulungan ang NATO na depensahan ang silangang dulo ng Europa dahil sa pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia. Dumating na rin sa Germany ang unang tropa ng Amerika na i-deploy sa Europa para palakasin ang mga kalyado ng Washington sakay ng US Army Boeing C-17 Globemaster, sabi ng European Command ng Militar ng Estados Unidos. Sa ngayon, ito ang mga bansang sumusuporta sa Ukraine: Estados Unidos, European Union, United Kingdom, France, Germany, Finland, Italy, Japan ay makikipagtulungan sa Estados Unidos kapag sinakop ng Russia ang Ukraine, Romania at maging ang Turkey. Nangako ang presidente ng Turkey ng higit pang mga armas para sa Ukraine, lalo na ang isang nakakasakit na sandata tulad ng Turkish drone ay isang napakasensitibong issue para sa Moscow, na nagsasabing ang seguridad ng Russia ay nanganganib at wala itong pagpipilian kundi mag-deploy ng mas maraming tropa sa hangganan ng Ukraine. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.